Stephen Kerr, mga idol, out na nga ngayong regular season na ito. Matapos nga siyang ma-re-evaluate, mga idol, matingnan kung ano na, kamusta na ang kanyang injury, ay nagresulta nga ito na itong si Steph Curry ay hindi na makakalaro sa buong regular season sa natitirang games ng Golden State. At balita nga ay i-re-evaluate nga daw siya bago mag-umpisa ang NBA playoffs kung maaari na nga siyang bumalik. At yan nga, mga idol, ay talaga namang bad news para sa team ng Golden State. Simula kasi nang mawala nga si Steph Curry sa anilang lineup, mga idol, ay talaga namang nag-struggle sila. Alam nyo ba, meron na silang 4-game losing streak at sa kanilang last 10 games, 3 wins and 7 losses lamang ang kanilang record. Kaya nga, mga idol, Steph Curry hindi pa agad makakabalik sa Warriors at inaasahan nga by playoffs dun pa lamang siya makakalaro muli sa kanila. Next balita naman tayo, mga idol, ay patungkol nga dito kay Ben Simmons at update niya sa kanya, mga idol, tungkol sa kanyang conditioning. Ibinalita nga ni Shams Aranya, mga idol, na ito nga daw si Simmons ay tinataasan na ang intensity ng kanyang pag-iensayo, kanyang mga on-court workouts, at umaasa nga daw na magiging in shape na itong si Ben Simmons para nga sa pagbalik niya sa playoffs para sa kanyang bagong team na Brooklyn Nets. Yan nga, mga idol, ang latest update dito kay Simmons. Patuloy nga siyang nagpapakondisyon matapos ng kanyang matagal na hindi paglalaro dahil na rin sa kanyang sitwasyon, tapos dinagdagan pa ng kanyang injury. Next at last na balita na nga tayo, mga idol, tungkol nga dito kay LeBron James. May positibo pa rin naman kahit papano na mangyayari dito sa team ng Lakers. Dahil kasi, mga idol, sa naging 38-point night performance nito ni LeBron James against sa New Orleans Pelicans ngayong araw na ito, ay umakyat na muli siya sa number 1, mga idol, bilang NBA League leader pagdating sa mga puntos. Pinangunahan niya si Giannis, mga idol, at si Joel Embiid na talaga namang kanyang kakumpetensya. Si LeBron, mga idol, ay nag-average ng 30.3 points per game, Giannis 30.1, Joel Embiid saktong 30 points per game. Hindi nga malalayo ang agwat nila, mga idol, at kahit sino sa tatlong ito ay maaaring maging scoring champion ngayong season na ito. Pero so far, mga idol, sino sa tingin nyo ang mananalo? Ang number 1 ba na si LeBron James or si Giannis or si Embiid? Komento nyo lamang, mga idol, ang inyong mga opinion. At yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!